Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Ang kapal talaga ng pagmumukha ng impactang Zoe na ito, kung makatawag ng daddy kay RJ ay ang akala mo ay siya ang tunay na anak, pinagsabihan pa naman si Annalyn na huwag daw niyang makita na lumapit pa ulit kay RJ dahil kung hindi ay imomodmad daw niya ito ang pagmumukha ni Annalyn sa sahig. Ang sarap talagang pakainin ng isang bote na dinikdik na labo yung chili ang brohang bakulaw na Zoe na yan. Kinausap ni RJ si Zoe na kung maaari daw ay huwag na silang mag-away kay Annalyn, dahil baka sila na naman daw ang pag-usapan ng mga tao, ito na naman ang brohang bakulaw ay kunwari ay mabait ngunit sa harapan lang ni RJ nagbabait baitan, wala talaga silang pinagkaiba ng kanyang inang Moira na pakitang tao lamang. Pag sila ay kaharap ni Robert ay parang napakaamong mukha ang nakikita mo, ngunit pagtalikod nila ay nagtatawanan ang dalawa dahil ang bilis daw nilang mapaikot ang ulo ni Robert. Nakita naman ni Aling Susan si Doc Linden na parang masama ang pakiramdam, tinanong naman ito ni Aling Susan kung may nararamdaman ba siya, ngunit wala naman sinabi si Doc Linden kaya nagtataka na ito si Aling Susan kung bakit ganon ang kilos ni Doc Linden na para bang may sakit na hindi maintindihan. Tinanong naman ni Doc RJ sila Moira at Zoe kung ano na naman daw itong kumakalat na balita, nakabit daw si Lynette at ikaw Moira ang nagpasimuno na naman sa gulo nito, ngunit nagmama ang maanga na naman si Moira at idinideny na naman dahil hindi daw siya ang nagumpisa ng gulo at si Lynette daw ang nagpasimuno ng gulo. Subalit hindi na naman basta naniniwala ngayon si RJ sa mga sinasabi ni Moira at Zoe, dahil nahahalata niya ngayon ang pagsisinungaling ni Moira at Zoe sa kanya. Tuloy-tuloy kaya matutuklasan ni Doc RJ ang mga panluluko sa kanya ni Zoe at Moira. Abangan sa mga susunod pang update. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood.